channel. It's me again, your Langga Gail. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and pakihit na din notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload. So ngayon guys, nandito tayo ulit sa RCM Suzuki 3S Abad Santos ni Tagum City dahil dumating na nga ang pinakahihintay nating the 2022 SF250. So in this video guys, alamin natin specs, features at i-walkthrough na din natin tong isang ito. So tara, pasok tayo! Nung nakaraang taon guys, which is yung 2021, maraming nagre-request sa atin kung pwede ko ba daw may i-review to si Jigsaw SF250. Well, last year wala pa silang stock, pero ngayon dumating na nga yung kanilang 2022 stock. So excited ako guys na ma-review to kasi this is my first time na ma-review to si SF250. Kasi kung natatandaan nyo guys, nung nakaraan na-review natin yung kanilang sports naked bike, which is 250cc din at Jigsaw din. So ngayon guys, umpisahan muna natin sa kanyang engine, no? Kasi marami na ako curious kung gaano ba daw talaga ka-powerful tong si Suzuki Jigsaw SF250. So when it comes to its engine guys, no, siya ay 249cc to be exact, oil cooled, 4 strokes, 1 cylinder, 4 valve, single overhead cam, and when it comes to its power, meron siyang max power na 19.49kW at 9,300rpm at max torque na 22.2Nm at 7,500rpm. Tapos meron din siyang 6-speed transmission guys, no? Kita nyo naman. At the same time guys, when it comes to its color guys, no, pagdating sa kulay niya, silver and blue, then merong konting red at mayroon ding konting yellow green ng kulay nitong motor na to. So ito nga pa lang si Suzuki Jigsaw SF250 guys, is a mid-range sports bike ni Suzuki. So umpisahan muna natin guys dito sa kanyang headlight. Pagdating dito sa kanyang headlight guys, kita nyo naman meron na siyang wind visor, no, for better aerodynamics. And then pagdating dito meron siyang decals ni Suzuki X-Star. Yan, left and right. Tapos dito guys, naka-LED na yung kanyang headlight, ano? Then equipped na din siya ng daytime running light. Tapos dito sa magkabilang gilid, meron na siyang turn signals, which is halogen pa rin. Then pagdating dito sa baba, naka-telescopic fork suspension siya. So sa mga nagtatanong, hindi pa po siya inverted, ano? So yung normal lang po na telescopic fork suspension. Pero kahit ganun pa man guys, napakalapad na ng kanyang telescopic fork suspension. In that way guys, sa mga lubak-lubak, hindi niya na masyado iindahin yung mga maliliit na bato. And ang nagustuhan ko dito kay Suzuki Jigsaw SF250 guys is equipped na siya ng dual channel ABS, no? Meaning anti-lock braking system. So ito kasi nga features na to guys, napaka-importante nito lalong-lalo na sa ganitong motor. Nang sa ganun pag halimbawa may tumawid na aso, no? Hindi ka na mamroblema na baka maglock yung brake mo kasi yun yung nagiging cause ng accident. So good thing na naka-dual channel ABS na din tong si Suzuki Jigsaw SF250. Tapos pagdating naman dito guys sa kanyang disc brake, sabi ko nga kanina naka-ABS na siya, tapos naka-dual pot piston brake caliper na din siya na may brand na Vibre. So kita nyo naman guys. Tapos dito naman sa kanyang gulong, sa cast wheel, meron na din siyang decals na combination ng black and yellow green. So talagang napaka-attractive guys, ano, para siyang neon green, no? Tapos pagdating naman sa sukat ng tire niya guys, sa front meron siyang sukat na 110 by 70 by 17. Tapos yung tire niya din pala guys is naka-tubeless na din. Since na-curious talaga ako dito sa itsura ng kanyang headlight guys, ano, i-check natin yung kanyang headlight kung gaano ba kalakas yung ilaw niya. Yan. So yan yung ilaw niya guys sa headlight, no? Napakalakas na kahit na daytime ngayon. At napansin ko din guys sa kanyang headlight, ano, medyo bilugan talaga, parang paoblong yung kanyang design, which is napakaganda, no? Then pagdating dito sa kanyang parang lens, no, napaka premium ng pagkakagawa ni Suzuki. So yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Ganda talaga ng design guys, no? So dito naman tayo banda sa kanyang handlebar guys. Check natin kung anong meron dito. Dito sa right side, meron siyang kill switch. Tapos meron din siyang electric start. Tapos pagdating naman sa grips, no, napakakapit. Maging ang kanyang bar end, napakaganda din ng pagkakamount. Maganda din yung quality. Tapos dito sa kanyang mga levers, no, yung isa parang naka matte black, no? Tapos yung isa parang naka ano siya, glossy black. Yan yung napansin ko ngayon lang. Tapos dito naman sa left side, nandito yung kanyang pass light or passing light, high beam, low beam, turn signals, ha, right, then left, tapos yung kanyang horn. So yan guys, ang napansin ko lang, wala siyang hazard light. Yan, yun lang yung napansin ko. Tapos yun na nga, meron siyang electric start. Then check natin kung meron siyang kick start.
So, itong isang to guys is wala siyang kickstart. Yan. Pero kahit ganun pa man, nandito naman yung kanyang electric start. So, ngayon, i-check naman din natin yung kanyang dashboard kung anong meron dito. Of course, yung kanyang dashboard guys is a fully digital na, no? And kung mapapansin nyo guys, naka-inverted na yung kulay ng kanyang dashboard. Meaning, hindi puti yung kanyang background kundi itim. So, napaka-advantage nito guys during daytime. Ano, kitang-kita nyo talaga kung ano yung mga nakasulat dito. At para sa akin, mas maganda kasi kung inverted na yung dashboard. Ano, para hindi siya ganun ka-common. Kasi usually yung dashboard ng mga motor is puti yung background. Pero ito, itim na. No, katulad lang din doon kay GSX ko. Pagdating sa dashboard niya guys, no, meron siyang neutral indicator. Of course, meron din siyang gear indicator, RPM indicator, fuel gauge indicator, tapos meron na din siyang time. Napaka-convenient nito pag halimbawa trabahante ka, no? Hindi ka na kung saan-saan mag-check ng time. Tingin ka lang dito sa dashboard ng motor mo and you're good to go. Tapos yung inyong speedometer, no? Kung ilan na ba yung takbo nyo, kung gaano ba kayo kabilis. Tapos yung kanyang odometer. So since bagong-bago pa to, may nakalagay dito na 0000.1, no? Kilometer. Tapos of course, yung kanyang ABS indicator, yan. Tapos, ito yung kanyang high beam, low beam, yon. Tapos, meron din pala siyang turn signals, guys. Yan, left and right indicator. Tapos, meron kayong makikita dito, guys, na check engine indicator. So, pag once umilaw to, guys, no, ipacheck nyo na yung inyong engine kasi baka may problema yung engine ninyo. Tapos, you have two buttons, no, dito, which is yung select and adjust. So, i-check natin kung ano ba meron dito sa select. So, okay, trip A, yan, trip B, tapos yung inyong, kung ilan na ba talaga yung natakbo ninyo. So, since wala pa naman, 0.1. Tapos, yun na, bumalik na siya sa dati. So, napansin ko lang guys, no, wala siyang voltmeter, no? Para sa akin napaka-importante kasi pag halimbawa may motor ka na ganito na walang kickstart, no? Napaka-importante para sa akin na meron din siyang voltmeter. So, yun lang naman. Tapos sa mga nagtatanong, siya po ba ay nakakilis? Hindi pa po siya nakakilis, guys. Naka-mechanical key pa rin po siya, no? Pagdating sa kanyang key, napaka-stylish din, ano? Hindi siya yung typical na key ni Suzuki. So, para sa akin napakaganda. Tapos, ngayon guys, check naman natin yung side mirror. Pagdating sa side mirror guys, napaka-aggressive din ang design. Yan, kitang-kita mo talaga yung nasa likod mo at the same time sa gilid mo. In that way guys, no, makakaiwas ka sa mga side sweep. Meron siyang fuel tank capacity na 12 liters. Tapos yung kiniklaim ni Suzuki or kiniklaim ng ibang mga riders, meron siyang average fuel consumption na 36 to 38 kilometer per liter. So para sa akin, no, sa displacement niya na 250cc, napakatipid na nito kasi nga siya ay fuel injected na. So siguro kung nasa mga carb type pa lang to, siguro abot lang to ng 30 kilometer per liter. Well, we are lucky kasi nga fuel injected na to and talaga nga, para sa akin, ano, personally, napakatipid na nitong si Suzuki Jigser SF250 pagdating sa kanyang fuel consumption. Ngayon, check naman natin ang kanyang seat. Yan. So, pagdating sa seat, guys, kumpara kay GSX S150 ko, no, mas generous yung kanyang seat, no, foamy. Sa mga long ride, hindi na siguro masyado sasakit yung pet nyo dito. Tapos dito naman sa upuan ng angkas, hindi siya ganun ka-generous. Tama lang, no? Pero mas generous siya kumpara kay GSX ko, no? Then pagdating naman sa kanyang grab bar, no, napaka-stylish din, napaka-aggressive din ng design. Same lang sila ng color ng tangke na blue. Tapos dito glittery gray din yung kanyang fairings or silver. Tapos dito naman matte. Yan. So ngayon guys, balik tayo dito sa baba. Check natin anong meron dito. Pagdating dito sa baba guys, meron siyang side stand pero wala siyang center stand. Tapos ito yung apakan ng driver. Yung cambia, napaka-stylish din ng pagkakamount, no? Ito yung nagustuhan ko dito. Ang ganda ng pagkakaano, hulma. Yan. Tapos dito naman, apakan ng angkas. Premium din yung pagkakagawa guys. Glossy black dito. Silver yung datingan dito. Meron na din siyang chain cover. And meron din siyang mud guard, no? Para sa mga putik-putik. Yan. Napakaganda. Napaka-stylish din. Tapos, pagdating sa kanyang suspension, meron siyang monoshock swing arm suspension, guys, no? And, of course, naka-tubeless tire na din siya. Yan. Meron din siyang decals dito na yellow, green, at saka black.
No? So, pagdating naman sa kanyang sukat, guys, meron siyang sukat na 150 by 60 by 17. So, mas malaki yung gulong sa likod kumpara sa harapan. No? Para sa akin, napaka-advantage na may malaki siyang gulong sa likod. Nang sa ganun, pagdadaan sa mga mababato, no, hindi niya na masyado iindahin yung mga bato-bato or yung lubak. So, napakaganda din, guys, itong i-banking, no? Kasi nga, napakalapad na ng kanyang tire dito sa likod. So, pagdating sa tail, naka-LED na din. Napaka-stylish din, no? Minimalist din yung kanyang light dito, no? Napakaganda. Tapos, dito naman, pagdating sa kanyang turn signal, same lang sila ni GSXX ko, na hindi siya compact, ha? Nakahiwalay yung kanyang turn signals, no? Bulb type pa rin po. Tapos may ilaw na din siya ng plaka. So para yung plaka nyo is visible siya pagkagabi, and naka-reflectorized na din siya. Tapos meron siyang lagayan dito ng plate, no? Katulad din ng ibang mga big bike na ganito, na talaga kalaki yung plate holder nila sa likod. So sa akin, goods na goods pa rin to. Then napaka-astig din ng kanyang dito, guys, mud guard, ano? Yan. Tapos dito meron din siyang tire hugger para sa mga putik-putik. Hindi masyado mapasukan ng putik yung inyong engine dito. So para sa akin, wow. Tapos dito, guys, no, disc brake pa rin with ABS, with single path piston brake caliper sa likod, and naka dual exhaust muffler na din tong si Suzuki Jigsaw 250. Tapos pagdating naman dito, meron din siyang parang Decas na 250, ano. So same lang talaga ng color ito at saka color ng fairings or color ng grab bar. So napakaganda. Tapos ito, guys, decals to, guys, na Suzuki. Hanggang dito decals yan. Pati to decals din to, X-Star, no? Decals na Jigsaw SF and maging dito. Yan. So sa mga nagtatanong, guys, equipped na din siya ng SEP, meaning Suzuki Eco Performance. At the same time, pag halimbawa magpapa-change oil kayo, maghanda lang po kayo ng 1 liters and 200 ml na oil. So pag halimbawa, syempre magpapa-change oil kayo, ano, bumili kayo ng 2 litro, magpa-change oil kayo ng 1 liter and 200 ml, and yung 800 itago nyo para sa next ninyong pagpapa-change oil, hindi na kayo bibili pa ng extra 1 liter. Apakan ng driver, yung brake, yan, apakan ng angkas. So, yan, guys. Then, meron din pala siyang parang emblem dito ni Suzuki na pula, no? So, pagdating naman sa kanyang ground clearance, guys, meron siyang ground clearance na 165 mm, no? Hindi siya ganun kataas at hindi din siya ganun kababa. So, para sa akin, tama lang. Meron siyang seat height na 800 mm. So, sa height ko na 5'5", guys, medyo nakatiptoe tayo dito kay SF250. Pero kahit ganun pa man, abot na abot natin si Suzuki Jigsaw SF250. At the same time, guys, napaka-compact niya talaga, no? And then, napakadali din niyang i-maneuver. Tapos, napakalawak din ng kanyang turning radius. So, meaning sa mga traffic, ano, napakadala nitong isiksik. Pero hindi ko yung ina-advise, guys, kasi napakadelikado nun. No? Sinasabi ko lang na napakaganda ng kanyang turning radius kasi napakalawak. So, sa mga may height na 5'4", 5'3", 5'1", kayang-kaya po itong abutin si SF250. So, kung halimbawa may height kayo na 4'9", 4'8", kayang-kaya nyo po itong abutin si Suzuki Jigsaw SF250, guys. Kaso nga lang, medyo nakaangat na yung isang paa natin sa ground. So, kung interested kayo sa motor na to, guys, meron siyang cash price na 175,000. Tapos, kung gusto nyo ng hulugan, meron siyang down payment na 18,650. Tapos, monthly amortization for 3 years is 7,643 at rebates na 200. So, itong motor na to, guys, is available dito sa RCM Suki 3S Abad Santos Street, Tagum City. So, yan, guys, natapos na natin i-review at i-walkthrough itong si Suzuki Jigsaw SF250. Kung may katanungan pa kayo regarding sa motor na to, comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayong motor na gusto ipa-feature sa akin, comment lang din kayo sa baba. At please don't forget to follow my Facebook page, Langga Gil Moto Vlog. And please follow also on my TikTok account, which is Langga Gil, and sa Instagram, Langga Gil. So yun, guys, I hope nagustuhan nyo itong video na to. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share, ride safe, and God bless.